XM Deposit Tutorial. How to deposit or how to transfer from Metrobank to XM online. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. In this video, ang gagawin natin is magde-deposit tayo dito sa XM. Bali, magka-transfer tayo from Metrobank to XM. And nakapag-login na ako dito. So, pwede na tayo makapag-proceed sa deposit. So, click ko tong deposit. And by the way, meron ako ditong balance na 101 US dollars. So later on, i-check natin kung magre-reflect pa talaga or kung gaano katagal mag-reflect yung perang dinedeposit natin. And kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue sa pag-transfer and magkano rin yung mga charges na involved. So ito yung mga deposit options natin. Ang pipiliin natin is yung online bank transfer. So click ko tong deposit here. And then before tayo mag-proceed, kailangan tandaan natin na yung account na ginagamit nating pang-deposit is dapat nakapangalan din sa atin. So make sure na kung ano man yung name natin sa XM, yun din yung name na nag-appear sa bank account natin. So dapat parehong-pareho. And also may nakalagay dito na yung fees for this transaction, yung deposit, is covered naman ng XM. So FINRE na ni XM yung fees pagdating sa mga exchange fees, sa platform fees within this XM. However, yung mga charges na involve, like kung may charges sa side ni Metrobank, hindi na yun makakover ng XM. So dito sa bandang baba, pwede na tayo mag-deposit. Currently, ang conversion rate is 1 USD to 58.92. Pag sinerge ko yung conversion rate ngayon, like refresh ko lang to. So 1 USD is equivalent to 58.56, which is malapit din naman siya dito. So okay lang din sa akin yan. Now proceed tayo for bank name. Hanapin ko lang dito yung Metrobank. Ito siya. And then for deposit amount, depende sa'yo kung gusto mag-deposit ng fixed na US dollar amount, like 5 US dollars or maybe 50 US dollars, pwede rin naman. Pero ang gagawin ko kasi is, budget ko is nasa Philippine peso. So maglagay ako dito ng 1,500. And by the way, meron dito ang minimum deposit na 1,150. So isa yun sa mga i-consider natin sa pag-deposit dito. So update ko lang to. And from here, pwede na tayong mag-proceed. Check ko lang to na I declare na yung bank account is registered on my name. Same dun sa XM trading account na to. So click ko na tong deposit now. So ang final amount na may deposit sa akin is 25.46 US dollars or 25.46. Ngayon, bago tayo mag-proceed, kailangan nating tandaan yung mga requirements dito. Kasi sa next step, possible may mga reference number, may exact amount na kailangan tayong i-enter. So, mawi-witness mo yan in this video kung ano yung dapat nyo gawin. So, click ko na tong confirm. And via Dragon Pay yung gagawin nating method. So, click ko to and then hanapin ko lang yung Metrobank. Which is ito siya. And check ko tong I agree to the terms and conditions. And then click select. And meron ditong instructions na pwede natin i-view para makapag-proceed sa payment na gagawin natin. Bali, ang gagawin is magbabayad tayo sa Dragon Pay. And from there, matatransfer na yung pera from Metrobank to XM. So, iset ko na lang ditong instruction online or i-open ko muna dito and then send the instruction. So, at least meron akong backup copy na nasa email ko. So, from here, payment pending na siya. Balik tayo sa Dragon Pay. Meron ditong subscriber reference number, meron ditong amount. And meron ding deadline kung saan ito lang yung sinet nilang number of hours para ma-fulfill tong transaction na to. So meron akong isang oras lang to process or to complete this transaction. So ang gagawin ko is mag-login na tayo sa Metrobank Online Banking and then magbabayad tayo ng bills. For subscriber or account number, ang kailangan natin i-enter is ito. Or ito. So mag-login lang ako dito. And then pay bills. So, dapat eksaktong amount para hindi magkaroon ng issue. So, 1,500, ito yung balang ating i-deposit sa XM. For biller, hanapin si Dragon Pay, which is ito na siya. Ngayon, ito na yung subscriber or account number. Copy natin to. Careful lang, dapat walang extra space or any other characters. And then, using, isa lang kasi account ko sa Metrobank, so yun lang yung pagpipilihan ko. And then, now, yung pipiliin ko dito. So, click ko tong next. And then, click natin tong continue. So, i-enter ko lang dito yung passcode ko and also yung OTP na na-receive ko sa phone. So, as soon as i-enter ko yung mga codes, nag-submit na siya. Oops, incorrect daw yung passcode ko. So, na-enter ko na yung passcode.
And ito na, payment in progress. So, meron na rin tayong reference number dito. So, ang ginagawa ko is tinitake ko lagi yung screenshot ng transaction, like yung reference number makakapture, and yung date and time na rin kung kailan ko na talaga siya ginawa. Ngayon, dahil ang instruction dito is payments are processed in about 1 hour, makaka-receive na lang tayo ng confirmation sa email kapag na-process na. In case na hindi siya ma-process or magkaroon ng kahit anong issue na sana hindi, pwede tayong mag-reach out sa customer support dito sa DragonPay. So, stop ko muna itong recording na to and proceed na lang tayo kapag na-process na yung payment or nag-reflect na or nagkaroon ng kahit anong update or confirmation about sa transaction na ginawa ko ngayon dito sa XM. Within 10 minutes, naka-receive na ako ng email from DragonPay and also from XM about the successful deposit katulad nito. So, ngayon, i-check ko tong account ko sa XM, i-refresh natin to, and nag-reflect agad. So, hindi siya umabot ng 1 hour to process this. Actually, parang 5 to 10 minutes lang na-process na agad yung payment natin. So, i-check ko lang tong deposit. And then, punta tayo sa deposit history. So, palitan ko lang ito ng today. Gusto ko lang makita yung transaction today. So, ito yung naging transaction today. Nag-reflect ka agad siya sa account natin successfully. Walang naging kahit na anong issue. Smooth din yung process ng pag-transfer. And ang maganda dyan is within the same day, na-process agad yung payment natin. Or yung pag-transfer natin from Metrobank to XM Online. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials tungkol sa XM, mula step-by-step registration guide hanggang sa pag-review ng iba't ibang mga transaction, kung paano to gamitin, andito na yan sa playlist sa baba. I hope na makatulong tong mga tutorial videos na to. And this is Lou from InvestSavory. See you sa mga next videos. Bye-bye!